people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. Una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat syempre sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yun, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa ating bagong subscribers. Talaga naman, welcome to my channel. So yun, so dahil lumataas na yung subscribers natin, maraming salamat. And then of course kay Ate Christine Ann Perez, na talaga naman nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. Syempre dahil sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo, kaya hindi naman ako napapagod talaga magbigay ng mga chikang update sa inyo araw-araw, lagi-lagi. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika ngayong araw na to, na talagang sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. So guys, ano pang hinihintay natin para sa una natin chika? So eto nga, ano daw masasabi ko sa rampa ni Kurt Bondat dito sa Bench Passion Show. Bench Passion Show. Ay, winner. Yung naglakad siya na naka-underwear. Panalo yun. Talagang, oh my gosh. Ay, nako, naloka ako. Siguro yung mga taong nanonood doon, mas naloka sa kanya. Kasi syempre, grabe ang kagwapuhan nito sa personal. Nakita ko na yan dito sa Bangkok. Talagang masasabi ko, yung appeal nito, panalo. Plus, nakita mo talaga yung buong katawan niya na naglalakad sa harapan mo. Oh my gosh. Tumbling ako doon. In fairness naman kay Kurt, talagang game na game siya sa bawat eksena at hindi mo talaga matatanggi yung lakas ng appeal niya. In fairness, talaga, Dakila Harrison din ang lolo mo, no? Talagang kita mo, ay nako, mula Caloocan hanggang Alabang, ang haba ng kanyang pasensya. Charot! So yun, so si Kurt talagang umaasa ako na may uuwi niya ang titulong Mr. World niya yung taon na to. Sino ba naman tatanggi sa kagwapuhan ni Kurt? Parang feeling ko talaga siya talaga ang mananalo dito, kaya abangan mo yan. So yun, congratulations syempre sa Bench. At nakita naman natin na talaga namang bonggang-bongga ang kanilang papasyon show. At hindi lang yun, syempre, sa mga naging casting dito na talagang maloloka ka dahil ang laki ng casting nila. Ang daming beauty queen, syempre. At hindi lang yun, syempre, ang dami din mga guwapong mga lalaki. Charot, so yan. Na talaga naman, uminom sila ng vitamin C sa kanilang pagrampa. Ah, diba? Anong masasabi nyo dyan? So yun. So congrats. Congrats sa Bench and congrats kay Kurt. Ah. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman daw ang masasabi ko doon sa pag-host ni Maria Gigante sa Miss Universe Cambodia? Well, ang masasabi ko, bongga. Alam naman natin si Maria Gigante kung paano to maging host. Ako to be honest ha, hindi ko siya gusto maging host kasi parang ang lakas-lakas ng sounds niya. Tapos, alam mo yun, yung parang masyado siyang hyper at minsan yung nananapaw doon sa partner niya. Alam ko magaling si Maria Gigante in terms of kumuda, in terms yung mga diction niya, talagang panalo. Pero siguro matitrain pa to ng bonggang-bongga. And I hope na sana nagustuhan ng Cambodia ang kanyang hosting. Kung ako naman, masasabi ko, syempre proud ako sa kanya kasi imaginein mo, siya sa Pilipina para imbitahan maging host ng ng Miss Universe Cambodia, di ba? So nakaka-proud. And then, ayun, sana nagustuhan ng Cambodia ang kanyang hosting. And then, sana mas marami pang mga hosting job ang dumating dito kay Maria Gigante. So, wala naman na akong masasabi kundi
ano, kumbaga, keep going, na sana mas mahasa pa, mas gumaling pa. At ayun, masasabi ko lang bongga. Bongga kasi syempre, she's sa Pilipina. Para imbitahan ka maging host sa isang ganitong event, winner yan, di ba? So yun, so congratulations syempre kay Maria Gigante. Hindi ko ba siya nagugustuhan mag-host, pero nakaka-proud dahil syempre, she's sa Pilipina na dapat sinusuportahan natin na alam mo yon na para mas bongga. So, yan. At syempre, para naman sa sumunod natin, chika. Winner nga ba talaga may tuturin to, Mama Sam? Lipat ng mga beauty queen na katulad na si Krishnan Gravides na dating queen ng Miss Charm. At syempre, dating reigning queen ng Miss Charm Thailand naman na ngayon ay intercontinental na. Anong masasabi mo sa paglipat nila, Mama Sam? Ang masasabi ko, syempre, it's a great decision. Sabi ko nga, hindi naman ako against sa Miss Charm. Dahil, syempre, I love the pageant. Kaya lang, syempre, yung mga babae kasi, na ano sila, nababakante ng sobrang tagal. Tapos, nakahang sila na hindi mo alam kung lalaban. Imagine mo na lang, syempre, gagastos ka para sa evening gown mo. Sinusukatan ka. Pagkatapos, bukod doon, nagpiprepared ka ng mga national costume at kung ano-ano ba, training, chuba chenes. Lahat yan may bayad, hindi naman libre yan. Gagastos at gagastos ka pagkain, make-up, yung mga panahon na ginugugol mo tapos hindi matutuloy yung pageant. So ako para sa akin, it's a great decision na talagang lumipat itong mga beauty queen na to na sumali uli sa national pageant o i-appoint sila sa ibang pageant. Katulad na lang syempre ni Krishnan Gravides na nanalo ng Miss World Philippines. Imagine mo, di ba? Mas bongga yung title niya ngayon. At darating yung araw na baka manalo pa siya doon. At least ngayon may kasiguraduhan na kung kailan siya lalaban. At ganun din syempre yung sa Thailand. Matagal-tagal na rin to kasi natenga sa kakahintay dito sa Miss Charm. At ngayon, ayun nga, nasa Miss Intercontinental na. At malaki yung opportunity na makuha nila yung back-to-back this year. Dahil maganda naman talaga yung pambato ngayon ng Thailand para sa Miss Intercontinental. So yung mga opportunity na to, hindi na to pinapalagpas. At tama ang naging desisyon ng mga beauty queen na to. So, para sa akin, arriba na yan, di ba? So, yon, good luck kay Krishnan at good luck kay Miss Thailand. Siyempre, nakakatuwa kung iisipin mo. At para naman sa sumunod na chika, pambato ng New Zealand ngayon sa beauty pageant, tingin mo, Mama Sam, kakabog kaya sila ng bonggang-bongga. Siyempre, mga Pinay beauty to eh, di ba? Yung alam mo yung may mga dugong Pinay na alam mo yon ngayon ay inaabangan ngayon sa international pageant. Kasi, hawak din nila at hatak din nila yung suporta ng mga Pinoy. Katulad na lang halimbawa sa Miss Cosmo at saka sa Miss Universe na ilalaban nila kung sakasakali si Victoria Velasquez Vincent. Frankie Rosell dito naman sa Miss Cosmo New Zealand. So, syempre, excited tayo para kay Frankie kung ano nga ba ang mararating siya dito sa Miss Cosmo. Yes, may dugong Pinay siya, pero syempre New Zealand pa rin yung daladala niya. At eto, si Victoria Velasquez Vincent, finally marami talagang natutuwa dahil eto na, nandito na siya sa Miss Universe New Zealand at ang laki ng chance niya talagang masungkit ang corona ng Miss Universe New Zealand. So, talagang yung mga Pinoy sinasabi na ko, si Victoria Velasquez na to. At kahit din naman ako, parang feeling ko, talagang hindi niya na lang talaga destiny kung hindi siya mananalo dito. Yun na yun. Di ba? Una, kukonti lang naman yung mga kandidata. Wala pa niyata ang 10 or 12 lang niyata. Parang ganon. And then, pangalawa, ang bongga. Kasi syempre yung experience niya mas well talaga. Mas malalim, mas kakabong. Pangatlo, ang nakikita ko sa kanya dyan, talagang kanya na yung corona. At wala na makakatanggi, di ba? So, kung may manalo man siya, parang yung iba sasabihin, ay, eto na yun. Saka, syempre, yung experience niya na 2 taon na lumabas siya sa Miss Universe Philippines, for sure, dala-dala niya yan dyan sa New Zealand. So, yun. And I'm so excited dahil, syempre, ilalaban siya sa Miss Universe in the future. Kahit hindi pa siya nananalo, ay nako,
manifest na natin yan, na si Victoria Velasquez Vincent yan. At good luck sa New Zealand girls na to na ilalaban sa international pageant. Ang tanong, makaari ba kaya sila nung bonggong-bongga? Yan yung aabangan natin. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, mamasamang pambato ng bato ng Asia dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to, tingin mo Mama Sam, sino ang pinakamalakas? Well, syempre, i-consider mo dyan na isa sa mga pinakamalakas na kandidata, syempre si Vietnam. Dahil syempre, host country sila. At parang feeling ko, ang pambato ng Vietnam ay pinaghahandaan niya ng maigi ang laban niya dito sa Miss Cosmo. So, syempre, dapat mag-ingat dyan si Atisa kasi isa yan sa mga pwedeng maging tinig sa kanya. And then, pangalawa, isa sa mga nakikita ko din ng malakas na country dito sa Miss Cosmo pagdating sa Asia, si Thailand. Si Thailand kasi yung laro ni Thailand medyo nakakakaba. Alam naman natin kung paano to umariba ng bonggong-bongga. At performance level, yes, kakabog to. And then, of course, ang pambato ng Indonesia. Kailan ba nagpatalo ang Indonesia? Alam naman natin, ang Indonesia ay isa to sa mga talagang ay nako, competitive pagdating sa paano sa ganitong competition at ayaw nilang magpatalo. So naniniwala ako mula dito sa Vietnam, Thailand, Indonesia at saka syempre sama na natin si Malaysia, Cambodia ay dapat mag-ingat pa rin si Atisa manalo kasi performance ang paglalabanan nila dito. Ako ko ako tatanungin ninyo ha. Yes, umariba tayo dito sa botohan, magandang laban 'yan. At magandang senyales yan na alam mo yun na ipakita natin sa organization kung gaano ba talaga kalakas ang suporta na makukuha ni Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Cosmo. Lalo na ang target ng mga Pinoy ay 1 million votes. So, ibig sabihin talaga iba talaga ang Pinoy, di ba? So, yon. Pangalawa, kailangan pa rin mag-ingat ni Atisa syempre sa mga galawan na gagawin niya dito sa Miss Cosmo kasi syempre sa Asia, yes, isa siya sa mga pinakamalakas pero hindi tayo nakakasiguro sa magiging performance nung iba. So dapat talaga doon talaga tumutok si Atisa Manalo yung magiging performance niya. Ngayon sa mga nakikita ko, syempre si Colombia, isa din niya sa mga malakas na kandidata at saka syempre yung pambato ng New Zealand, maaaring maging tinik dito kay Atisa kasi ang dami nitong eksena din, 'di ba? So ang daming supporters nito na pwede din talagang sumuporta sa kanya. Pero ako, I think kailangan lang talaga na dobling ingat at saka alam mo yun, yung game plan ni Atisa Manalo ay mapagplanuhan niya ng bonggang-bongga para makakabog siya sa laban niya sa Miss Cosmo 2024. So, yan. And good luck, di ba? So, wala naman tayong ibang pwedeng sabihin kundi good luck at sana ay makaariba siya ng bonggang-bongga. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa pagrampa ni Chelsea Manalo dito sa Bench Fashion Show? Kasi kinuha siya ni Arbonne as a, model. So, well, yung pag-uusapan natin yung rampa niya, maganda yung rampa. Magaling naman si Chelsea Manalo rumampa. Kaya lang, para sa akin kasi, yung rampa niya is a very model talaga, very top model. So nahihirapan lang siguro ito si Chelsea pagdating kung paano maglaro talaga sa harap ng camera. Yung kanyang pasarela wala tayong problema kasi magaling naman at marunong naman kasi nga modela. Kaya lang syempre iba pa rin yung modela, iba pa rin yung beauty queen. Kapag beauty queen ka, dapat nandoon talaga full smile ka. So ayun, doon medyo hindi ko alam kung conscious ba siya sa ngipin niya, conscious ba siya sa pagngiti niya. Kasi ayun yung nagiging problema talaga sa kanya kahit noon doon sa Miss Universe Philippines competition. Minsan hindi mo alam kung naka-fierce ba siya o naka-smile ba siya. Basta hindi siya nag-i-smile, ganon. But I wish na sana pagdating sa Miss Universe, ayan, ma-polish talaga siya dito ng bonggang-bongga. Yung pasarela niya, okay. Yung movement niya, okay. Pero syempre yung facial expression, minsan napaka-importante pa din nun. At dito naman sa Bench Fashion Show na naganap na pagrampa niya, wala naman akong masabi kasi maganda naman talaga rumampa itong si Chelsea Manalo at kabog. So, yon. So, basta ako siguro focus sila sa styling,
at saka sa ayun nga facial expression ni ano ni tawag dito Chelsea Manalo, kasi syempre yun yung importante din talaga sa competition ng isang beauty contest, di ba? So yun. At tignan natin, malay mo naman kung mabug ng bonggang-bongga. Lalo na ngayon, malaking challenge to kung makakalaban niya si Victoria Velasquez Vincent, si Christina Chof dito sa Miss Universe. At dito magkakaalaman kung sino talaga ang matibay at malakas, di ba? So ako, para sa akin, waiting ako kasi sa transformation na gagawin dito kay Chelsea Manalo. And I hope na matutukan na nila yan ngayong buwan na to. Kasi syempre, so next month, di ba? Pupunta na siya sa competition. And sana naman, tumigil na muna sa mga guesting, sa mga ganitong mga eksena. So, focus na muna para sa laban sa Miss Universe. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi nang ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.